Parang kulang kayo ngayon. Oo. Pansin ko, ah. Parang may kulang. Kao, kao, kao. Ano nangyari sa kulang? Dengue. Dengue, man. Dengue? Hindi ba bata lang tinatamaan ng dengue? Mga 3 years apparently old. Apparently not. Hindi. Dengue? Oo. Dengue. Hanggang matanda. All age ranges. Saka recurring nga, di ba? Once na nagka-dengue ka, hindi ka, ano? Hindi na may hindi recurring. Pwede pa. Pwede pa naman. Nagbabagay strain. Kasi walang immunization. Ang mga tola, kung fan kayo ng bandang to, alam niyo po kung sino ang kulang ngayong gabi. Pero mga kapatid, pinuunlakan pa rin tayo ng bandang ito. Kung dati ay sumusugod sila mga kapatid, ngayon, they're back for more. Bandang sandwich, mga kapatid. For the first time, ha, may dalawang sabay na returning guest dito sa WhatsApp. Birang-bihira yun, mga tola. Si Mong Alcaraz, guest chief. Of course, Raymond Marasigan, mga kapatid. Salamat, ha. Salamat. Parang masaya ka ngayon, Tol. Masaya talaga. Masaya. Oo. Palalabas lang ng bago nilang album, Tol. Ay, ay, ay. Fat, Salt, and Flame. Pero medyo nabother ako noong una kasi wala siyang mga kama. Wala siyang mga Oxford comma. So inisip ko, mataba na asin at matabang apoy. Hindi ko napansin yun. Wala ba talaga? Wala, wala. Wala, wala. Wala. Oo nga eh. Kasi seryoso? Oo. Wala nga. Wala. Tapos yung binabasok ko, okay, ito yung tatlong elemento pala na kailangan mo para makaluto. Ano, sarap. Pero nung una kong basa, syempre walang mga kama. Tama. Fat, salt, and flame. So mataba rin yung flame. Parang, so, parang ano yan, eat shoots and leaves. Yan, o, di ba? Eat shoots and leaves. Yan sa mga panda, mga ganyan tipo. Pero anyway. Nasa ano na yun, parang artistic license na siguro ng graphic. Oo, oh, ano, no? Stylized kasi siya. Stylized. Sa madalit salita, nakalimutan. Sabi nga ni Raymond. Pero sa tingin ko kasi pansin ko, ah, ang higsi ng mga songs dito sa 7th album. Talaga? Actually, mahaba siya live. Okay. Inigsian sa studio kasi parang kami lang yata yung natutuwa eh. kasi for this album, parang gumawa maraming kanta, tapos nilive namin for about a year. Tapos yung mga gustong-gusto namin tugtugin, not necessarily yung gustong-gusto ng mga tao marinig, yun yung nilagay namin sa studio. Tapos tinugtog namin live. Yung mga unang takes, sobrang haba kasi gusto namin tumugtog. Tapos nung pinakinggan namin, parang tayo lang yung matutuwa. Mm-hmm. So medyo in-edited yung album versions ng slight. Mm-hmm. Binawasan ng 8 bara yung intro, 16 bars yung ending, pero live. 16 bars yung ending. Kasi... 2 minuto pala. Oo eh, tatlo kaming nagigitara. So ang sarap tumugtog nung... Kaso, ikaw lang natutuwa doon talaga. Pag pinakinggan mo na yung kaba, parang umaan na top mo. Well, wala rin kasi visual yun eh. Oh. Nasa kotse ka, narinig mo lang, saluhan kaming tatlo. Oh. Okay. Ibat pa na eh. As opposed kung live, nasa live na, mararamdaman nyo ng gusto nyo pa, masarap na talaga, habaan nyo lang. Mm-hmm. Okay lang yun. Sa live, pwedeng umabante si Diego, tapos si Mong, may visual eh. May nakikita silang nangyayari. Pero sa album, di nila nakikita yun. So, wala yung man-to-man dancing, kumbaga. Hindi nila nakikita yun. Kasi, tatlo na kayo. Kung dalawa lang gitarista, pwedeng mag-man-to-man pa yun. Mas maigsi din siya kasi pito lang yung kanta. Kapito lang ba o Siyam? Siyam lang yung kanta. Yung previous albums, dahil mas maraming budget ang recording company nung araw, pwede kaming mag-record na mas maraming kanta. So ito, yung binigay nilang budget, mas kailangan, mas compact din. Okay, ito. Kunyari, tayo lang naman nag-uusap dito, no? Tingin nyo ba essential pa rin ang recording company at this stage in the industry? Magandang tanong. Magandang tanong yan. Mong, ikaw. In our case, yeah. Hindi ko pwede sabihin sa iba eh. Sa experience lang namin, marami kami liberties na na-take sa studio. Sa marami, promotion. Sa promotion. Na otherwise, of course, nagawa na rin namin yan. I wasn't even part of the band on time yan. Na ginawa nila yan on their own. Sa slap shot ka nun, di ba? Oo. River Maya. Sa River Maya. River Maya. Napanunok siya po. Kapili mo. Ayun. Oo. So, unga, no? Tama yung point ko niyan. Kasi parang major kayo, pero nakakalusot kayo eh. Parang, never kami napakialaman. Buti na rin lang. Ito yung... Never nga, sa tingin mo, recording company sa at, studio. Sa tingin mo, bakit? Kasi parang ikaw ay medyo nauna na sa Yano. Kanila. Kasari rin siguro. Kasari sa bandang Yano. Hindi pwede i-discount yun eh. Oo nga eh.
Parang pakialaman mo ako, ganun? Hindi naman namin ginagawa yun. Nagda-drums ko siya para kay Wensi noong panahon na yun. Sa gagawa mo ba yung gusto mo dito kaysa sa Yano dati? Hindi, pareho lang eh. Hindi rin ang pakialaman yun eh. Oh, actually, after nung second album, di na rin pinakialaman yun. Baka kaya rin hindi ko rin maisip yung concept na kung kailangan mo yung major label. Kasi swerte kami. Wala nga pumunta sa studio. Mm. Talaga? Wala! Dahan naman kayo. Dahan naman kayo. Dahan yung pizza. Pwede kami gumawa ng 12-minute song na wala sila. Pakialam. Pero they trusted us enough na parang gawa lang. Hindi naman so lang. Mahal naman siguro na tayo. Wala sila palang whether they thought na mamamarket mo nila ito. So, feeling ko, never ko naisip na kailangan ba gumawa ng two-trick number two, butterfly number four. Wala, parang gawa lang kami ng mga kanta. Tapos, wala kasi pwede kang mandohan, nagtrabaho sa label, pwede mo mandohan yung artist eh. Pwede mo yan, sabi, alam ko yan. Sabihin mo, ang term dati, mataas. Masyado mataas yan, no? Kailangan mas, wala naman na ganyan sa amin. So parang swerte, baka swerte lang. Muntik tama si na, mo. Muntik na may once, pero pagbalik natin yung second time, he saw the Mandalite eh. One of my favorite guys, si Chris, diba? Pero ayun. Pero so, wala silang talagang... Pero kami lang yun, hindi ko sinasabing tama si Mong. Hindi namin masagot yun for anybody else. Swerte lang kami na nagawa. Case to case. Base to base cases. Hindi dahil siguro din. Tsaka lahat yung, the whole aesthetics eh. Album packaging. Yan, mismo. Tama ka. Title lang album. Yung iba nga weight nung singer, ginagalaw eh, di ba? Alam ko yun. Weight ng singer. Tsaka tinatagdagan ng isang vocalist, di ba? Binabantayan niya. Buhok. Hindi, fit ka naman kasi. Buhok, tenga. Tenga, binawasan yung tenga? Hindi, sabihin mo, itago nyo or sa... Basta. Meron pa nga case, dinagdagan ng isang vocalista kasi hindi pogi. Alam mo rin yan. Oo, di ba? Parang, eto, maglagay ka ng... Hindi ko alam yan. Alam ko yan. Kumuha ng tisoy na gitarista. Itago natin sa pangalang ano. Sabihin ko sa inyo, off-camera. Na-shock ako eh. Oh, talaga? Oo. Yung Sugod and that whole album, no? Apparently talaga malaki na gawa ng radyo. Na-benefit kami talaga siya, pati pero, yung video. Pero hindi pa yun yung point na yung radyo ay lahat ay nagtatry magpaka... Hindi pa. Datat! Hindi pa. Hindi pa eh. Ayun lahat, tototot na eh, di ba? Gusto ko. Ang hindi lang tototot. ang hindi lang tototot na yun, ano eh? DZFE tsaka 104.3. Dalawa na lang? Tatlo pa, yung 105.9. Tsaka RJ. At pa, apat granting. Okay, yung, given the new paradigm, pag napapansin nyo, sa, yung, you play the new materials from the new album, no? Pansin nyo na same effect or parang nag-iba yata? Ang na-discover ko, pag maganda yung performance, kahit ano yun. Parang nanonood kasi kami ng bands, kunwari, nanonood ka out of town, pinanood ka ng Radiohead. Di man to alam na single na some... Pero pag sobrang ganda talaga. So, ganun din yung gusto kong dalhin sa stage. Hindi mo kailangan... Unless, kunwari, di ba, syempre, hinire ka, tututugin mo yung hits. Pero, pwede din pala it's na... It's your own show. Oo, kasali dun sa show yung hindi nila alam na kanta. Pero pag maganda yun, ano? Maniwala ka, papalakpa ka nila yun. Hindi siguro sila magsising along. Hindi pa nila alam eh. Hindi pa nila alam eh. Pero nararamdaman nila eh. Parang ang dami na yung pinanood, lalo na sa... Parang bigla sila na-stuck, hindi makasayaw. Pero nakikinig lang ng gano'n. Tsaka yung palakpak. Yung sense mo. Kung tutok ka, parang naramdaman mo, naku, ito na. Parang nasisip, hindi ko ma-explain eh. Pero nararamdaman mo na naka-connect sila. Ang dahil na yung pinanood sa ibang bansa rin na... Ngayon kasi, parang... manunod akong Blur, magre-review pa ba ako ng album? Hindi na. Pag magaling sila, mararamdaman ko. Diba? Kahit hindi ko alam yung song, if I just, if I'm open to it, mararamdaman ko. Ganun. Tapos lahat ng performances, ganun na yung approach mo eh. Parang ang audience ka ngayon, dahil sa YouTube, sa internet, sa iPad, parang gusto ka nilang manalo. Hindi tulad nung dirty 90s na... Dirty 90s? Oo, kasi nung 90s, hip-hop ito lang dapat. Ito lang. Ganito yung dapat mong itsura. Medyo nakakakon. Pag medyo lumihis ka doon, kahit material mo,
hindi ka approved. Mm-hmm. Ngayon parang gusto ka nilang mag-succeed. Gusto nilang makakita ng something. Na. Gusto nila ng bago. Oo, you know? Di ba? Bukod sa gusto nila rin marinig yung luma, yan, tinweet ko rin minsan sa iko. Ano bang gusto niyo talaga marinig sa show? Equal yung gusto ko ng bago, gusto ko ng luma, gusto ko yung covers. May ganun din na ano, gusto kong makarinig ng hindi nyo kanta, paano nyo gagawin? Equal parts sa kanila. Yan sa'yo ko, ah, ganun pala. So, interesting. Mga, ikaw bilang pinakabata sa grupo, no? Hindi ba kami? Dahil sa galing sa miyembro ng ano, Slap Shack. Slap Shack. Kasi si ano si... Yung ano yung transition period mula sa Slap Shack saka sa papuntang sandwich? Hindi dapat yung tatanong ko. Kasi may kinalaman pa rin sa perception, eh, di ba? Lalo na sa YouTube kasi. Sa YouTube, andun lahat ng mga songs ninyo, single man o hindi. So minsan, nagkakaroon kasi opportunity yung web user na piliin na hindi yung fini-feed ng radio. Ibang single. So minsan, mas magandang sukatan yun eh. Parang, itong kantang to, hindi pinatutog sa radio, pero bakit ang dami hits? Ang daming nagla-likes, mga ganyan. So, isa ko na yan. Pansin mo, ano yung appreciation ng mga mas bata na fan ng sandwich na hindi inabutan yung grip stand throw? Yung parang medyo recent convert lang, no? Tipong 05 lang unang nakarinig ng sandwich at marami yan. Ano yung appreciation ng mga mas bata? Paano? Total, mahilig ka sa mga bata noon. Merong henerasyon ng fans ng sandwich. Nang una nilang album ay yung Five Grip on the Floor. Okay. Diba? With S marks the spot, mga ganyan tipo, diba? Ganyan na rin katagal yun. Oh, sa totoo lang. Nakikipag-usap ba kayo parang pag pinakinggan nila yung grip stand throw tsaka yung gravitational pull, nagugulat ba sila na parang bakit iba ito sa ganito, ganun? Gandang ano yan. Pwede mo namang balik na, kunwari first time ko narinig dati yung, sabi na, Rage Against the Machine. Tapos, makakarinig ka ng Public Enemy. Tapos, meron na pala nito. Siguro in our case na ano, pag na-discover ka ng mas lumang material, nag-iisip naman kasi yung listeners eh. So, ang appreciation nila is, which comes with every artist na medyo malaki yung repertoire and yung catalog. Ang ganda nung experience para sa kanila kasi yung buong picture ng sandwich, medyo mas matagal, mas marami kang uukain and whatnot. Uukain eh. Nasa YouTube ka pa, so, related videos. Oo. So ano, yung attention span ng bata. First few bars, ganda to, gusto ko to ah. Tapos pero may related video. Check, ganyan. Tapos hindi niya naman papansin kung if he's moving forward or backward sa... 98 or 06. Hindi mo malaman, nakalagay related video. So, hindi yata in that way yung ano, yung... Hindi sa gano'ng kaluma yung ibang material. It's more of, ang dami na namin talaga na ilabas na. Ano. Hindi siya linear eh. Oo, hindi siya linear. Gano'ng YouTube eh. No? Parang, minsan may Justin Bieber pa, hindi mo alam kung bakit may suggested video sa Justin Bieber. Nakapitong album na kayo. Dumating ba sa point na, or tanggap nyo na, that this whole enterprise feels like work? Or because it is work. Baliktad. No. Baliktad. May point kami sa sandwich na naisip na, bakit tayo nagtatrabaho? Tumugs na lang tayo. Lahat kami may day job at one point, including si Mong. Tapos parang, ito yung work pala. Ito yung bad trip to, Chong. Ilagay na lang natin lahat kung mag-pull tayo, boost na lahat ng energy natin. At that point, din-wrap kami ng major label. Tapos, so, thanks to the moon na. Wala rin management. Tapos nawala rin yung isa niyong banda. Wala rin yung yan, no? Ako. Tapos ako, sumalis ako sa radyo nung point na yun. So, sabi na, kami ni na Mike din, sabi namin, ay, wala ka pa. Sabi namin, ayan, may time. Kailangan rin namin ng time para sikasuin yung album. Sabi na, sige, bitawan na natin yung mga day jobs. Tapos, gawin na natin yung, kasi kami na marketing, dadali ni Mike sa... Sa planta. Kung susunduin namin yung supply, dadali namin yung... Magta-tricycle sa radio station, madala sila, kami donuts. Sila, yung manager namin, si Darwin. Buti na lang, Darwin then got a
ano, distribution na lang yung kinuha niya muna na deal for that. Kasi mahirap ka ipasok, may ipasok sa tindahan na wala kang spot eh. Sa mga bigger stores pala, kailangan mo ng sales people and all that. Pero ang daya nyo naman, kasi may dalawa sa banda ninyo, nagtrabaho sa record label. So alam nila yun. Hindi yun daya. Hindi, pero madaming nagtrabaho rin sa record label at nasa record label pa rin ngayon eh. Iba, meron kami talagang choice na ginawa na ano, go for broke. Tsaka yun nga, we quit all our jobs. Hindi namin alam kung saan pupunta yung album na yun. Pero alam mo, tsaka daw ang pera namin yun ah. Truly independent. Pero baka malamit dyan, hindi mo naramdaman na indie siya. Pero hindi din naman ay hindi pero kami kasi maano para hindi kasi yung album cover namin, hindi rin alam nila Rex Dimensions. And Joyce. Ay, Dimensions. Wala pang... Si Direk R.E. nag-shoot ng puro favor from... Sino si Direk R.E.? Ig Surge yung sa graphic artist. Ig Surge, bago pa lang din sila. Tapos, yun na nga, walang template eh. Kung gano'n, kung ano yung sasubmit nila sa printers, yung size yung nakakasya dun sa CD case. So, ito na si Mong ng time na yun. Sa photoshoot na yun. Sa photoshoot, nandun na rin siya. Dumating ba kayo sa point na, alam ko, malaking bagay, kunyari, magpapaproduce kayo ng album, no? Malaking bagay na, siyempre, tiwala mo dapat yung producer mo, pero within the band pa rin, meron pa rin ba na kahit papano, merong unacknowledged na parang sa inyo, si Kalde, di ba? Si Kalde, ganyan. Kalde is the final word. May ganun pa rin ba sa sandwich na parang, ikaw ba yan, Rames? Depende sa... Until I say, go. Hindi. Medyo super steady kami. Ang si Mike pala yun, ano? Actually, si Mike pag business. Galing si Mike dyan. Pag kasi business. About business, ara. Mike na itong may yung kontrata kasi ayoko si nabusahin. Wala ka pakialam. Parang, Mike, okay ba yan? Pag-go si Mike. Okay to. Okay. Pag sa music, sa art, parang sobrang steady eh. Parang, pag ayaw mo, ayoko niyan eh. Pag gusto mo, gusto. Ramdam mo rin yung gusto. Yung ayaw ramdam mo din na parang hindi pa, aray. May gusto kong ganito, si Mong ata, kaya niya yun. Mong, paano ba to? Or Jegs, paano ba to? Or Rames, paano yung lyrics pag ganyan? Tsaka so, doon, kailangan mo i-try pala. Meron tayong mga songs na sinubukan natin. Aminin ko na gusto ko. Nung time na yung feeling ko, parang gusto kong gawin. Pero nung na-realize ko na after nung album na yun, pang ibang banda pala talaga. Huwag na natin gawin ulit dyan. Para trial error, wala nang mawawala eh. Parang lahat man ng bandang trip natin, meron nang one song there na sinubukan nila. So kami rin, titry namin. O, nandun ka sa, andun ka, yung mind mo nandun sa bagay nandun sa time na yun. May bago kang trip na susubukan eh. Tapos sabi na niyo mong, pag later ayaw mo na. Meron pala namin gusto. Hindi namin gusto. Or baka hindi kaya. Hindi namin kaya talaga pala. Okay lang. Pero gusto mo i-try eh. Posible bang you create brilliant music with people that you're not necessarily friends with? Yes. Pwede yan. Then, kami nung Yano, nung araw. Hindi, totoo. Madami ako nakatrabaho na ayaw. Home run yung sagot na yan. Sorry. Fast lang tayo. Gusto ko natinan yung bola. Ang layo, man. Yung solid yun. Narin mo yun? Ayaw ito. Hindi lang, gusto lang acknowledge the presence of Gene Garcia. Yung huling album ng Heads, paborito ko, hindi yata kami nakita sa studio. Madami rin ako nakatrabaho na hindi ko gusto katambay. Pero swak na swak kaya pag sa studio. Parang, meron din akong mga nakatrabaho na barkadang-barkada mo, pero hindi pag nasa sa... Huwag na kayo magbanda. Hindi kayo magkasundo, parang nandiyan yung drum set, nandiyan na yung gita. Huwag na kayo magtrabaho. Did it take a lot of hard work on your part to keep the group intact? Yes. Yes. Hindi naman kami smooth sailing. Hindi pa di discount yung fact na yan, hard work din talaga. Saya, huwag mo na take for granted. Love mo lahat yan, pero may hard work talaga eh. May give and take. There are families involved, there are things, there's other things. May compromise. Dahil, pero dahil may pagmamahal naman kayo talaga sa isa't isa. Kasi kung wala, wala ka nang pake. Wala ka pake, di ba?
and for the music itself. Parang naniniwala naman. Dapat kunyari, kay Mong, meron ka bang personal judgment kay Mong? Pero every time he plays something na parang, okay, okay lang yan. So, forgiven ako dahil magaling tumugtog, parang gano'n. May gano'n minsan. Hindi kami gano'n. Wala eh. Kasi parang, he's a bad human being, pero as in... Parang Johnny Marks siya, you know? Hate ko si Mong, pero... Buti na lang. Wala atang gano'n sa banda. Na, ito, nagkataon lang. Housemate ko siyang barkado, kaya bago kaya siya naging sandwich. Kaya kasi, kaya siya naset up eh. Na, parang oh, one year na siyang jumajam kasi barkado siya. Tapos parang, kasi Mong eh. Parang one day, parang, Mong, bayaran ka na lang. Gawin na natin official kasi official, nandito ka naman pala. Sumweldo ka na rin, di ba? Parang. Yeah, magaling yan. Kung may pagkakataon. Pwede na, pwede na. Thank you, thank you. Pwede, pwede. Okay lang. Okay lang, kunti lang. Tsaka tama ang mukha eh. Tama yung mukha. Tama yung sapatos. Mga girl, tampo yung mga girl. Sabi ng record company, kailangan nyo ng guwapo. Eh, tawag na natin. Hello, Mong. Hindi daw pwede si Miggy. Pwede pala. Pag-isip ko, Mong. May time para sumabog yung tumbler. Ikaw na. Ah, dahil din kay RA ba yun? Sumabog yung tumbler. Maganda i-force yung usapan yan. Pero yan, dahil... Tumblery. Imitado ang ating oras. Ang corning tanong na parang, where do you see yourselves parang 10 years from now? Wag mo na itanong. Wag na lang. Wag na, wag na. Patuloy na natin yan. Patuloy na natin yan. Patuloy na natin itong pag-inom natin ng masarap na iced tea. Mandatan mga kapatid, sandwich. Salamat. Salamat. Diego. James. Para sa buhay. At... Ay, time out sa lunch namin. Oh, sige. Oh, sa party natin. 15 years old. 15 years old. 15 years old. Magkaibad tayo. Tot-tot-tot. Tot-tot-tot. Okay, para sa buhay at musika. Hindi pa. May pa-plug nga. May pa-plug pa. May pa-plug pa. Okay, anong sa September 14. 14 pala. September 14. Sana makapunta kayo sa 90 East sa may sukat. Ay, dun pala. Sorry. Malapit lang ako dun. So, September 14, 15 years of Sandwich will be magse-celebrate kami sa 19 East ng magtutugtog kami doon. Guest namin syempre 15 years old. Right? Then ang aming mga kababata. Kababata sa Go Project. Radioactive sa Go Project. At saka Diego Mapa? Diego Mapa. DJ? Oo. So September 14 ulit sa 19 East. Sumpat. Masayang masaya. Oh, syempre. Ha? Dalawang oras tayo. Dalawang oras tayo. Ayan! Maganda tunog doon. Kasi inom tayo maraming iced tea. Gusto ko busuhin yung mga. Dali iced tea, guys. Bandang sandwich mo. Yeah.